Hello mga my loves! Kamusta po kayong lahat? So medyo matagal po tayo hindi nakapag-upload ng video, kaya tara samahan nyo akong gumawa ng order na bento cake sa atin. And then habang gumagawa po tayo, so it's story time! So paano nga ba ako napunta sa mundo ng pagbe-bake? So actually mga my loves, ang nanay ko po talaga ay mahilig mag-bake nung bata ko. So ang ginagawa ko dati, pinanonood ko siya habang gumagawa ng orders na cake sa kanya. So kasi dati, teacher kasi po ang nanay ko. So yung pagbe-bake, ginagawa lang po niyang side hustle nung panahon na yun. Since ang tatay ko po ay OFW, tapos nung time na yun, dalawa lang po kami magkapatid. So every time na nagbe-bake ang mommy ko, nandun ako sa may kusina at tumitingin-tingin ako kung ano yung ginagawa niya. Siyempre as bata, curious tayo kung ano yung mga ginagawa ng mga matatanda sa kusina. Minsan, nakikisali na rin o nangungulit na rin sa kusina. But anyways, kinalakihan ko po kasi ang pagbe-bake. So ayun mga my loves, na-apply ko siya nung kapanahunan na graduate na po ako. So habang day off ako at wala akong ginagawa, ina-apply ko yung mga natututunan ko or mga nakikita ko dati. Kasi as I grew up, ganda pa rin nagbe-bake pa rin si mami mo mga kay. So, nung nagtatrabaho na ako, ginawa ko rin siyang side hustle mga my loves. Kasi, syempre, kailangan natin ng extra income, extra kita. So, nagbe-bake ako dati ng mga cookies, ng brownies, and then, nagpupulgon din po ako dati. So, ang ginagawa ko, nagbe-bake ako during day offs, and then, dinadala ng kapatid ko sa school niya para ibenta. So, young entrepreneur ang peg mga my loves. So, ayan. So, yun na, malaking tulong kasi syempre, extra income is extra income. So, dapat, kumbaga, start them young, kumbaga. So, wala po talaga tayong sinasabing formal education pagdating sa pagbe-bake ng cakes natin, mga my loves. But anyways, at least, yung mga nakikita natin as bata pa tayo, yung mga developmental age natin habang mga bata pa tayo, at least nare-retain kasi yun in later life. So, yun, kagaya nito, yung skill ng pagbe-bake, hindi ko po talaga siya natutunan formally sa school. Kumbaga, sa nanay ko po talaga yung tinatawag nating inspiration kung bakit ako nag-start mag-bake mga my loves. So, hindi naman tayo kagalingang bake. Kumbaga, simpleng home baker lang tayo na may mga basic na nalalaman sa pagbe-bake. But nevertheless, malaking pasasalamat kasi itong life skill na to, at least magagamit ko to and matuturo ko pa sa mga anak ko or sa mga apo ko pagdating ng panahon. So ayan mga my love. So sa part na yan nga pala, for today, ang order sa atin ay bento cake. Tapos ang gusto ni client, pinapagaya niya yung pineapple. Kasi 4th month, birthday nung baby niya. At yun ang napili niyang theme for this month. So anyways mga my love, so malaking pasasalamat po talaga na natutunan ko itong life skill na to, ang pagbe-bake sa nanay ko. Kasi syempre, kahit paano nakakatulong po yung revenue dito sa pagbabayad ng mga monthly expenses at saka yung mga extra nating gastusin kasi. Sa panahon ngayon, alam naman po natin, inflation hurts. So, lahat po talaga nagsisimahalan na. And yung mga kinikita ko dito ay kahit paano nakakatulong sa gastusin ng family. So, ayan. On this part pala mga my loves, tinatapos ko lang yung pagpapipe nung parang balat ng pineapple natin. So, ayan. Pipe lang, simple piping techniques lang mga my loves ang ginagawa ko dyan. So ayan, hindi naman siya rush order actually. After nung ginawa ko yan, siguro mga kinahaponan after ko siyang i-chill, tsaka ko pa siya pina-deliver. So no pressure sa paggagawa, para lang ako naglalaro dyan mga my loves. Ayan na ang final look ng ating order. So thank you mga my loves, salamat sa panonood. Bye bye.